The National Press Club of the Philippines, or NPC, is today among the country's oldest but the biggest national organization of active members of the press. Formally incorporated and registered with the Securities and Exchange Commission on October 29, 1952, its founders include some of the country's leading journalists who went on to become among the most respected names in the country's politics and in the journalism profession. The NPC building's inauguration in December of 1955 was attended by no less than Philippine President Ramon Magsaysay. Over the years, the NPC building has become among the most prominent landmarks in the city of Manila, the country's capital. Its leading members would serve our country and our people on the basis of what they believe is good and best for all. Today, the NPC is proud that this legacy of continuing service to the nation remains at the core of its members' beliefs and principles. Where the government can turn to for help in its mission to instill the spirit of good governance in public service. And from its primary purpose of serving as second home for members of the press, where they can relax and socialize after a day of hard work in the field, chasing the news or at the newsroom, the NPC has broadened its horizon and mission by helping provide for the education, housing, health, and other forms of material and financial assistance to its members despite meager resources. More importantly, the NPC remains the leading voice of the Philippine media in the fight for media rights and in upholding the people's right for a free but responsible press. And as the recognized Philippine media organization in Southeast Asia and our neighboring countries, as the National Press Club enters its seventh decade of existence 3 years from now, it has set itself the goal of reaching out to other local and regional press clubs and organizations in the rest of the country. With everybody's help and with the NPC leading the way, having a Philippine media that is responsible and professional at all times and always striving for excellence is a goal that is indeed realizable and achievable. Mabuhay ang malayang pamamahayag, mabuhay ang National Press Club. Hi, this is Attorney Larry Gadon. Oh, mga katropa, palagi kayong manunood ng itong Report to the Nation, no? Ito ay weekly media forum ng National Press Club. At lahat talaga ng inyong mapapakinggan dito ay siguradong mga importante at mahalagang impormasyon. Maraming salamat. Ang mga nanonood ng Report to the Nation ay hindi bobo! Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Hello. Yun, magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan, at sa ating mga kapatid sa Hanap Buhay. Welcome sa Meet the Press Report to the Nation Media Forum ng National Press Club. This program is a production of the NPC. And for today, we'll be having
our former two-term president and the man behind the many reforms of the club that has now made it the most credible national media organization, ni Administrator Benny Antipolda. As you know, may mga nagkaroon po ng mga bintang laban sa kanya. And for today, we will be giving him all the opportunities to present his side because based on our monitoring po, ng particularly ng mga kasama natin sa mainstream media, masyado pong one-sided ang kanilang nagiging presentasyon. At siguro naman ay tama lang na may pahayag naman ni Benny Antipolda, ni Administrator Benny Antipolda, ang kanyang panig dito po sa ating forum. We are broadcasting live right now through the facilities po ng National Press Club. And right after this program, mapapanood po ng ninyo ng buong buo ang ating edisyon sa YouTube channel naman din po ng NPC. So kasama ko po ngayon ang aking the late director Benedict Baigara. Yes, good morning Kalihim Paul at maganda naman ang ating tatalakayin ngayong araw na ito, no? Although masalimuot ang nangyayari diyan sa ano sa NIA. National Irrigation And of course before we proceed mga kababayan ay we would like to again thank the our partner stakeholders who have been with us through thick and thin. Una po rito ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Of course, syempre. Ang Smart Philippines, ang Strategic Information Service po ng DNR, then under USEC, Benny Antipolda, now the NIA Administrator. And of course, ito pong MX3. Yeah. And finally, ulitin po natin, hindi po totoong namatay na malayang pamamahayag sa bansa dahil na-convict sa libel si Maria Ressa at pinasasara na po ng Court of Appeals ang Rappler. Hindi po totoo yan sapagkat narito po ang latest issue po ng ating mga nangungunang pahayagan sa bansa. Unahin na po natin ang The Manila Times. Yeah. Isunod po natin dito ang pahayagang Remate. Yeah. Sumunod po dito ang Police Files Tonight. Police Files Tonight. Ayan po ang ano ngayon. Ang ating pong weekly na Pinoy Expose and siyempre po ang People's Journal Tonight. People's Journal Tonight. Okay, so with that, we're very glad kasama na po natin ang ating party founder, ang two-term president po ng National Press Club at nire-respeto pong leader sa hanin ng mga mamamahayag. Yeah. Hindi lang po dito, kundi sa labas ng bansa. By the way, baka nakakalimutan po ninyo, very successful po ang termino ni Benny bilang president po ng Confederation of ASEAN Journalists. Nagdala rin po siya dyan ng mga reforma. The reason why yung pong ibang mga bansa ay pwede na pong maging chair ng CAJ, ang pinakamalaking media organization po sa buong ASEAN region. And now without further ado, let's give the chance kay Administrator Benny Antipolda to make his opening statement. Go ahead, boss. Good morning, sir. Good morning, kapatid na Paul and kapatid na Benedict and to all our colleagues who are here and to the viewers, magandang umaga po. It's a very sad situation now. We all know that we've been fighting against corruption and yet this is what we are facing now. No, but again, even though we are in this situation, the fight goes on. Di ho tayo susuko, laban tayo. Yeah. All of the allegations which are being hurled to us is purely innuendos and petty, no? Para bang spoiled brat na mga bata itong nagsasabing nagko-complain sila. But again, in due time, haharapin po natin ito para humalaman ng taong bayan na kung bakit po nangyari sa kanila yung mga nirereklamo nila. Gaya ng mga nagsasabing na lipat, na floating, prerogative po ng management yan. Pero yung floating, wala akong salitang floating. Kasi ho, kahit na ikay malipat ang opisina, kailangan ka magtrabaho. Bawal po mag-float. So, thank you very much, Boss Benny. The past few days, nagkaroon ka ng press con nung isang araw, no? But we believe
hindi natin maintindihan sa ibang mga kapatid natin sa mainstream media, no, hindi masyadong inamplify yung side mo, yung pagsagot mo dun sa mga bintang laban sa iyo, no. So let's start dito sa sinasabi nitong si ano, yung Raymundo, no, na ipinipilit mo raw, masama raw ang loob mo na ikaw daw ay hindi ma-confirm ng board as administrator, kung di acting administrator lang. Again, ano ba ang kaibahan nitong dalawang terminong ito? Totoo ba yung sinasabing sumama ang loob mo dahil hindi ka ma-confirm as administrator? Paano ba ang proseso ng confirmation dyan? Yeah. Well, ganito po yan. No? Ipapaliwanag ko lang po yung tungkol sa acting na sinasabi niya. Ang acting po tsaka ang permanent, wala ho pinagkaiba. Okay. No? Pareho ang powers yan. It's just that, after one year, ire-reappoint ka ng presidente. Yun. No? So, since ganun po yung sitwasyon, wala pong epekto sa akin. Ang may epekto po, eh yung sinasabi nilang kasunod na pinutol, in-splice po nila eh. Okay. No? Acting yan, bukas papalitan din yan. Mm. Kaya huwag tayong gagala, huwag tayo susunod. Yun po yung nagiging impormasyon na natatanggap po natin. So, anong nangyari po, it gave us a hard time to move, no? And act immediately on the urgency of all the responsibilities na dapat po sana, eh, since time immemorial, eh, ginawa na po ng NIA. Marami pong nakapending na problema. Okay, so ang masaklap nito, ang ini-stress, yung di umano yung nagagalit ka dahil acting ka. In the first place, alam din ni Raymundo ang proseso being the corporate secretary, the board secretary, di ba? Na you will need to be reappointed for, again, after one year. Ang sinasama ng loob mo dito, yung sinasabi niya na huwag nang makipagtulungan sa iyo ang mga empleyado ng NIA dahil papalitan ka rin naman. Well, tama po kayo dyan. Kung kaya't they're disrupting the immediate delivery of service to the people. No? That's why we conducted immediate action on this, na kung saan yung mga ikangaya, mga dapat na gawa ng paraan at ilipat dahil hindi ho epektibo sa kanilang mga pwesto ay inilipat po natin. Mm. But again, yung pong mga nalipat, hindi ko naman po lalatin, mostly, na po, eh meron pong kulay ng corruption. Mm. Kung kaya't nalipat po yan. But again, these are petty corruption na issues na sa halip po nakasuhan natin, eh dinidisiplina po natin para ho, once and for all, eh yung pong deliverable sa taong bayan ang konsentrasyon natin. Kasi ho, kung idedemanda ko lahat yan, natatakot po ako, baka po sangkatutak ang maidemanda natin. Mm. Napakapangit po para sa NIA. Ah, yeah. At saka ano, hindi ka na sasabihin eh, pumunta pala rito yan para magdemanda lang ng magdemanda, hindi magtrabaho, di ba? Eh, tama po kayo dyan. Makakasama. Pero with that issue naman, ang masasabi ko po, they are pushing me to the limit. No? Mm-hmm. They're filing cases dito sa ombudsman. Ito pong mga na-relieve na to na may mga problema. They're filing cases sa ombudsman na to discredit me. I will have no choice but to come up to the open na i-demanda na sila ngayon. Dahil alam ko po yung mga dahilan. No? Mm-hmm. At kilala ko yung mga complainant na yan. Kung ano yung i-complain nila at bakit naman. No? Ang sa akin naman, alam ko naman kung paano ko i-depend sa sarili ko at dyan na po sila madidiin. Mm. At itong nakakapagtaka, itong Raymundo, I've seen the complaint against her, no? Totoo ba yun? Pati yung ano ng NIA, ginagamit ito sa pag-iinom? Yung official vehicle ng NIA? Well, pupunta siya sa party or whatever. Sa party, ha? Oo. Mag-iinuman sila ron and then i-charge sa NIA. Well, tama po kayo doon. Ito po yung base lamang sa salaysay po ng ating pong mga kasama rin sa NIA na nagsasabing ganun nga yung dinanas nila sa kamay po nitong si Raymundo, no po, na talagang minaltrato pa sila. Sa atin po, wala tayong magagawa kundi po aksyonan din yung pong hinaing ng mga tao doon po sa loob ng NIA. No po. No. So ito pong mga drivers na to, hindi lang po isa to, marami po ito, no? Mm-hmm. Yung mga drivers na yan ay ginagamit niya sa pansarili niyang interest na po. And at the same time, meron ka ng sasakyan, may driver ka na, sumisingil ka pa ng transportation allowance. Mm-hmm.
sa gobyerno which is illegal. Mm. Yung po yung sinasabi namin dito, hindi po yun eh. Kumbaga, napaka-petty na nito eh. Pero yung doble-doble, yung iyong kinatanggap sa gobyerno at agrabyado ang taong bayan, kahit maliit na pera yan, kailangan bilangin natin yan hanggang sa huling sentimo. And then I believe one of the earlier na naging ikang, sabihin na nating misunderstanding ninyo nitong si babaeng abogada na ito. Eh nung unang upo mo sa board meeting ng NIA, well, unang-una ikinakampanya kang hindi makumpirma ng board. Secondly, meron daw gustong papirmahan sa iyong kontrata na tinabla mo dahil hindi mo naman nakikita man lang kung o alam ko anong detalye noon. Well, I was not informed of the agenda of the first board meeting. Mm-hmm. Could you imagine na since I am the acting, ilagay na natin acting ako, no? Mm-hmm. Yung agenda ng first board meeting, dapat, syempre alam ko kasi ako yung magsasalang. Mm-hmm. Tama. So makikita natin... When was this, admin? This is on the first board meeting, nung pag-upo ko. July. July ka, formally mo po, di ba? August. August. So August yon. Sa halip na bigyan ako ng kopya at i-clear sa akin yung mga laman, bigla na lang ako nabulaga. So, based on record, may video po tayo niyan. Ako ho nagsalang lumalabas na po. Pero ako, bilang ni acting administrator at that time, ako rin ang nag-request na i-defer. So, napakapangit po, no? Napakapangit. Mm. Bakit po? May ipinalulusot po rito na 200 million po. Ang halaga, 220 million pesos. Yeah. Nababayaran po sa isang sa mga bali dalawang contractor po ito. Pero apat na kontrata ito, no? Na very suspicious yung apat pong kontrata. Tatlo po ay terminated by default, yung isa naman mutually terminated. In other words, itong kontratang itong apat na gustong pabayaran sa iyo ng ni Raymundo, 220 million, wala namang natapos dito. Terminated. Wala pong natapos. Oh. Hindi po natapos yung mga project na yan. Gustong bayaran ng NIA ng 220 million. Nagre-request sa board na pondohan. Oh. Ang atin po rito, yes, indeed, hindi pa namang consummated yung crime, kumbaga. Oh. Pero ang atin, it's so unusual that ganito pala yung proseso dito. Napapalusutan ka na kapag lumusot, bahala na. Uh-huh. Diba? So ngayon, ang atin... Actually, admin, kung lumusot yon, talagang makakasuhan ka. Pati ikaw, daw. Yes. Kakasuhan ka. Makakasuhan din po kami. Bakit po pinunduan yung terminated na kontrata? Yun naman ang magiging tanong. Yes, diba? And one thing more na idadagdag ko roon. Ang magpe-present po dapat yan is yung Engineer Baloloy. Okay. Yung si Deputy Administrator for Engineering and Operations, Sar Sulait. Mm-hmm. Sila dapat magpe-present eh. Pareho pong nag-boycott, nawawala nung ipe-present. Yung agenda yung, na yun? Yan yung project na tinatawag na HKAP na if I'm not wrong, somewhere here in Samar. No po? Oo. No. So hanggang ngayon po, hindi po tapos yung proyektong yan, no? So ngayon, ang sinasabi nila, yan daw ay accounting process, no? Hmm. Kung accounting process yan, paa-aprubahan mo yan, popondohan yan ng board na sasabihin na go. Ano gagawin mo? Saan mo dadalhin yung pera? Di ibabayad mo. Di ba po? Hmm. So ngayon, tinignan ko po yung bottom line, nawawala po yung tinatawag na liquidated damages. No po, kapag hindi po natapos yung project, may liquidated damages. Nasaan po? Ba't hindi kasama sa presentasyon? Mm. So sa madaling salita, meron pong hindi magandang nangyayari kung kaya't ito po yung pinag-aaralan namin, binibuild up namin yung case para ho makasuhan po yung mga dapat kasuhan. No? Kaya ito pong mga galaw na to, dinenervyos na po ang sindikato dyan sa NIA na unti-unti ay nabubuksan ko na yung Pandora's box na talagang puro laman ay mga kabulastugan na ang naapektuhan ay ang taong bayan. Ayun. And is it true, instead of supporting you being the acting administrator,
at siya birang board secretary, ang ginawa niya, kinampanya ka sa board na huwag kang kumpirmahin. Well, pero hindi po, siya nagtagumpay. Yun po ang ginawa niyang kampanya, yan po ang nangyari. Pero again, saglit lang, may pumapasok na audio, kanino yun? Okay. So, yung kampanya natin, sa halip kasi na ikampanya na maayos yung board, eh parang may nangangampanya pa na huwag tayong i-confirm. Na po? At huwag tayong ika nga. Kasi malinaw naman na sinasabing kailangan pagbotohan pa rin ng board kung sino yung itatiyupong administrador bilang kumpirmasyon doon naman sa naging confirmation ng ating yung appointment ng ating pangulo, no? So now ang atin ang punto po roon kung tama o mali yung proseso, siya po ay board sec, no? Ang board sec po ang trabaho po niyan ay sumunod, no? Kung ano ang iuutos ng board. So yung po ang inuutos ng board at that time ayaw niya po. Ayaw niya. Nagbotohan ng board in your favor, masama ang loob niya, parang ganun. Ganun po yung sitwasyon. Pero again, there is no issue on that. No? Wala naman dapat pag-awayan doon. It's just that, yung manner ba na ginagawa na, you know, yung mas nagiging ibabaw siya doon sa board dahil siya ang board sec. And I don't think it's fair for the board members. Lumalabas naman na nabigo siya dito, pero ngayon sinasabi pati yung pinadlock mo raw yung opisina niya, ganun. Pati yung wala pong ganung issue, no? Well, yung pinadlock or not, eh hindi po sa atin galing yon. Hindi po ako gumawa noon, no? Ang instruction ko lang is doon pong nagpapalusot po sila niyan 220 niyan, immediately ang instruction po natin is to secure all the documents inside the board sec office, yung board office. Bakit po? Kailangan po i-secure yan para masigurong walang dokumentong mawawala dahil we are conducting investigation already on the supposed na unusual, no? Yung unusual na transactions na yan. So nung ganun po nangyari, ang ginawa pa nga po natin inabukasan para ho hindi na sila magkaroon ng problema, in-offer po natin yung sarili nating opisina na doon na sila para magkakasama na muna kami pending the next board meeting wherein balak po sana is yun na nga dahil bago na po ang chairperson, papalitan po siya. Ayun. And she was actually replaced already, di ba? Yes. Based on the, yung votes ng mga board members, napalitan na po siya. Pero now she's claiming na wala daw pirma ni Senior Undersecretary Panganiban yung termination letter niya. Kaya lumalabas na she continues to represent herself. Wala pong gumawa ng termination secretary paper niya. Wala pong, hindi po siya kailangan gawa ng termination paper. Okay. Dahil unang-una, malinaw naman po nakalagay, co-terminus siya. Okay. So the mere fact na naboto na po at naitalaga na po yung bagong board sec, wala na po siya. Okay. Hindi po siya kailangan i-terminate. Yung pong termination letter, hindi na po namin alam saan galing. Okay. Kung ang gawa-gawa niya para sabihin niya sa sarili niya na may termination paper siya. Abugada siyang naturingan, hindi niya iniisip na hindi niya na kailangan ng termination paper. The mere fact na meron ng bagong board check, matik na yon. Matik na po kasi, yun dahil co-terminus po siya. Yun pala eh. Kasi admin, sa ibang mga media interview niya, di ba sinasabi niya, inisyuan ako ng termination letter, wala nga pirma eh. Di ba? I mean, so now, she continues to represent herself as NIA board secretary. Which is actually, mapanlin lang yun. Di ba? Tama po kayo. And, does it mean that the her presence in the board is more powerful than the decision of the board na palitan siya? I don't think so. Kailan ba siya pinalitan ng board? I think nung second board meeting po ata, napalitan na po siya. Okay. So, yun pala naman. So, yung ating mga kapatid sa mainstream media, pakiusap lang po. Next time na ma-interview nyo to si Raymundo, medyo i-clarify muna ninyo. Ano ba status mo sa niya? Di ba?
Eh kung wala, why are you claiming na ano, niloloko mo ang audience? Di ba? Na they are now actually playing Benny, Boss Benny, doon sa ano, emotion eh. Di ba? Actually, itong ombudsman na ito, ginamit itong tuntungan para sa mas malawak na court of public opinion against you. Mm, tama po kayo doon. But again, we see some unseen hand at the back of this operation. No? This is a large-scale operation of syndicate in NIA. No? Sindikato po ito. Mm-hmm. Diretsoin ko na, sindikato po ito. And meron pong mga politiko, mga taong malalaki na involved din po. No? We will name them in the near future. And at the same time, nakikita po natin na talagang limpak-limpak na salapi po ang umiikot ngayon. Pati po sa ating mga kapatid sa media, ay meron po tayong nakikitang ganyan dahil may nakausap na po tayo ng mga kaibigan natin na talagang merong smear campaign against us. Mm. No? So since that is the situation, isipin nyo po yung mga idinimanda sa atin, ganyan-ganyan lang. Pero sa dun sa Inquirer, banner. Oo nga. Napakalaking issue naman yan. Medyo. Napakalaking issue naman yan. Yung ginawa ko lang yung trabaho ko para sa taong bayan. Dito ang involved, wala kang kinupit maski piso, di ba? Wala po. Wala po. Ngayon, itong isa pang nagpapaawa effect dito, yung dating legal manager, legal service department manager ng NIA, na sinampa mo rin. Ito ba eh, gustong palabasin na pinipersonal mo rin siya? Diba? Yun po ang pinalalabas niya. Yun po ang pinalalabas niya. Tayo po ipinailan natin siya ng kaso, no po? No? Dahil unang-una, we're seeking for his cooperation in the office, no? And yet ayaw po talaga niya mag-cooperate. Siya po ang head ng legal. Siya po ang chief legal. Mm-hmm. No po? And yet we lost in a case worth 205,900,000 something. Mm-hmm. Technical ang naging basis. Technicality. Uh-huh. Okay. Hindi merit. Uh-huh. So yung technicality, nagkamali ka, abogado ka. Nagkamali tao mo, abogado kayo. 206 million, okay lang. Pipigit na lang taong bayan, nagkamali, ibayan na natin. Ganun ba yun? Hindi po tama. I think I saw a copy of the ruling ng ano diyan ng Court of Appeals. In fact, kulang na lang sinermonan yung chief legal ng NIA, di ba? Kasi mali ang pleading niya. Based on the rules of court, mali ang pleading niya. Kaya ang Court of Appeals, walang choice kundi ibasura yung kaso. Tama po kayo. Tama po kayo, Ron. So, ang ating purito is very simple. No? Mabalik tayo sa umpisa. Ano ba yung umpisa? Kontrata po yan na hindi natapos nung kontraktor. Mm-hmm. Di ba ho, dapat idemanda natin sila, hindi nila tinapos yung project eh. Uh-huh. Bakit tayo naka-demanda? Makita nyo po, kami po yung dinemanda doon sa SIAC, pero wala ka nakitang counter charge. Ha? Huh? Wala. So, yun po ang nangyari. Yun po ang nangyari sa atin. At marami pa pong ganyang kaso sa NIA na lahat po, nakaramihan, wag hindi lahat, nakaramihan, majority of the cases na hindi natapos ang project, ay makikita mong ganyan ang sitwasyon. Walang dinemanda. Ang nangyayari pa, kayo pa nadidemanda. Tama po kayo. At the end of the day, makikita mo, sila pa nababayaran. Oo nga. So, dito sa ano na to ni Kudal, mahirap namang isipin, nakarating to sa level ng hepe, na chief legal ng NIA na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Di ba? Yes, tama po kayo doon. And at the same time, ang pinakaano po dyan, meron pong affidavit, yung pong kasama niyang si ano po bang pangalan ng isang abogado ang kasama niya? Yung si Miss si Attorney Mary Annabel Cruz Domingo. Oo. Na nagsasabi na dalawang beses siya pina-attend ng hearing. Si Kudal, okay. Oo. Tinurn down daw ni Kudal at ayaw pumunta. Aha. So you can see that there's something really fishy happening on this case, no?
na talagang sinasadya na ika ngaya mahirapan at huwag manalo ang niya. Ayun. Aha. At the good thing here is yung isang kinaladkad nila ritong nagreklamo laban sa iyo, yung NIA, Employees Association of the Philippines, eh matindi ngayon ang paninindigan, mga kababayan, na wala silang kinalaman dyan sa kaso ginamit na yan. Ginamit lang pala. Oo, kumbaga ginamit lang sila. Ito po yung papel niyan. Ito yung statement nila. Ito po yung statement nila na nagsasabing the National Council of the NIA Employees Association of the Philippines categorically disowns and denies any role or participation in the filing of complaint with the Office of the Ombudsman against NIA Administrator Benny D. Atiporda. The National Council did not issue any authorization to its chapters and districts, officers, and members all over the country to initiate such action against Administrator Atiporda. If ever there are NIA SP officers or members who are complainants in the case, they did so in their personal capacity. Ayun. The NIA SP National Council, during its meeting on September 5, 2022, passed National Council Resolution Number 13-2022 expressing its solid support to Administrator Antiporda's leadership. That resolution still stands and remains unchanged. The NC will issue a full statement on this matter. By authority of the National Council, Eduardo G.U., National President. Ayun. Malinaw. Malinaw na mukhang medyo sa paghahanap nila ng kredibilidad dito sa kaso laban sa iyo. Maski yung mga inosente, kinaladkad nila. Good thing is may denial. Ang mabigat lang dyan, admin, yung isang nag-gabla sa iyo ay concerned employee. Patay tayo dyan. sino naman mga well, ganyan lang ang buhay. Alam niyo po, isa lang po sasabihin ko. Alam na natin yung mga ganyan. Nananawagan po tayo. Uulit-ulitin ko sa ombudsman ito. No? Nananawagan po tayo. Yung pong pinail kong kaso, laban dito kay Kudal, eh naipile na po ito noong pang September 15 nila ito natanggap. Mm-hmm. No? Until now, hindi po ginagalawan. Okay. Ito po'y worth 206 million. Mm-hmm. No? Pero yung sa atin po, inabot lang po raw ng ilang linggo, ginalawan na. Aba, matindi. So, hindi ko po alam bakit ganon. No? At kung titignan nyo, baseless po yung naging desisyon netong ombudsman on the said, order, pati po yung pinto ng inyong opisina, pinadlock. Hindi yung pinadlock, sinelyohan. So makikita nyo na mukhang mali yata, mukhang hindi ako. Mukhang sila gumagawa noon, di ba? Medyo... Yung kay Raymundo, admin, kailan mo pinel to? I think October to eh, di ba? Magkasunod yan. Magkasunod lang. Yung kay Raymundo naman is sa October 18, 2022. Aha. Aha. Wala pa rin action dyan ang ombudsman? Wala rin po. Wala rin naging action. So these are graft charges, no? And yet, walang action. Pero yung sa akin, karamihan ho rito, hearsay, karamihan, baseless. Could you imagine, yun na lang pong mga pangalan dito, no? Binilang ko to eh. Yung mga pangalan na nandito, if I'm not wrong, mga 19 katao ito, no? Aha. Pinabanggit nila mga pangalan. Yan daw umano yung mga inabuso mo, ganun. Yung mga pinagsisigawan mo. Mga pinagpapahiya mo di umano. Oo. Ang ginawa ko raw dito sa mga to, it constitutes constructive dismissal. No? Pero dito, doon sa mga kilala ko, alam nyo, sa dami ng tao sa opisina, hindi ko na ako kilala. Sa mga kilala ko dito, 10 po rito, pinromote ko. Aha. Promoted pa. Oo. Constructive dismissal ba yung tawag sa promotion? Aha. Diba? Okay. Siguro, kahit promoted po sila, baka juicy yung pinanggalingan nilang posisyon kahit mababa.
Uh-huh. At may nangyayaring hindi maganda, kaya sinasabi nila na constructive dismissal yun. Uh-huh. No? Na-promote eh. Mm. Napunta ka sa mas mataas na sweldo. Mm. Napunta ka sa mas magandang rata. Anong problema mo? Uh-huh. Di ba? Yun po yung atin. So, eto po talagang puro kasinungalingan. Pero ang masakit po rito, ito po'y base sa order ng ombudsman. Oo nga. So, sa madali salita, hindi po ito yung complaint. Yes. Order na lang ng ombudsman. Nung hinahanap ko po yung complaint, hanggang ngayon po, wala pa rin po tayong informasyon. Wala po yung complaint affidavit. So, sa madaling salita, nauna po yung order bago po yung demanda. Ba't gano'n? Aha. Kasi ang alam nating practice dyan na mga kababayan, no, we're not lawyers here of course, yes. No, but the way we understand it, kapag mayroon pong isang suspension ng public official from the ombudsman, naka-attach yung complaint. Oo, naka-attach. Man lang. Ito, wala hanggang ngayon kang kopya. So, di ba, basically, ano sasagutin mo? Wala naman kopya yung reklamo. Decision na well, ang nangyari po, ang MR po natin, eh, ibinasi natin dito sa order. Hmm. Uh-huh. Yung allegation na nakalagay dito, no po? But again, nagbibuild up pa sila ng complaint sheet against us, no? Mm. So, medyo ano ata eh, 'di ba? Dapat 'to nabigyan tayo ng fair chance man lang. Well, we do know that the ombudsman has this power, no? Mm-hmm. But again, it will be very unfair to a government official who's really doing his job, no? So there are allegations also of sinasabi na meron ako mga personal na mga ginawa gaya ng aircon para sa sarili ko. Eh, Sunday po yun. That was a weekend. And at the same time, weekend po yun, nagbayad pa ako. Nagkabit lang po sila ng aircon ko. Nagbayad ako ng 20,000. Oh, so 20,000 I think is too much nung kinabit nila yung aircon ko. Mm. No? But again, tayo po kasi nagre-reach out sa mga kasama natin. Yung aircon na yung sinasabi, I was only the senior deputy administrator at that time. Eh. Mm. Hindi pa ho ako administrator. No? Uh-huh. Pero yung issue na yon, eh ako po yung nagre-reach out bago ako noon. Eh. Mm. Kung kaya't ako yung nagsisip-sip pa sa kanila na para bang, oh, tignan nyo ha, kahit weekend, pinakisuyuan ko kayo, kumita pa kayo ha. Tama, ganun po eh. Kilala, doon po sa nakakakilala sa akin, alam nilang gagawin yes. Yan. Oh, dahil sa lahat po ng dinaanan kong opisina, gaya ng National Press Club, gaya po ng DNR, gaya po ng SBMA, wala po kong nilapas tangan. Especially when it comes to fundings. Never been involved in any corruption case. Oo. At ang galing din naman ng mga nag-aano sa'yo, no? Na pati yung aircon, na kumita pa yung nagtrabaho dyan. At hindi ka pa administrador noon, eh, biro mo, nakuha pa nila yung chismis na yan, yung impormasyon na yan. No? Well, talagang lahat po, eh, pipilitin nilang idiin sa atin. But again, eh, subukan po nila at ididiin ko rin po sila. You know, siguro, ang nakikita ko po rito is talagang kukuyugin nila ako, yung marami sila. Tapos different insinuations, innuendos, di ba? Para mahirapan ako at sumuko ako. No, I will not do that. Mm-hmm. Sanay po tayo sa laban. Lalaban po tayo kahit na ilan daang tao po yan o ilan libo pa. Eh, haharapin natin. But I can tell you na hindi po ganun karaming tao. Yan pong mga tinamaan doon po sa reforma na ginawa natin sa NIA. What we've done is cleansing process. Mm-hmm. No? At ang ginawa natin is na i-deliver natin yung para sa taong bayan. Mm. At, ang isang sinasabi ritong sinasama rin ng loob sa'yo ay itong nung budget hearing pala, alam mo ba yung ano dyan, yung feasibility studies dyan sa NIA? Bilyon ng pondo dyan. Pero mukhang sumamahan loob sa'yo ng ibang tauhan mo dyan, admin, dahil hindi ka pumalag nung nag-desisyon na Senado na bawasan ng malaki yung budget for feasibility study. Diba? Well, nagalit nga po si Senator Cynthia Villar, no? Ang tanong niya, bakit kailangan ng 1.2 billion pesos feasibility study at engineering, detailed engineering? 1.2 billion? Ang tanong ni Senator Cynthia,
ilang project ba ang feasibility study mo? At ilang project ba ang nagagawa mo sa loob ng isang taon? Mm. Hindi po nasagot yan ni Deputy Administrator Sar Sulait. Mm. Kung kaya't nagalit po si Senator Cynthia doon po sa request na budget na yan. Mm. At nung ako naman po ay tanungin, sabi ko, ma'am, ayusin po natin na ilagay natin sa tama. Sabi niya, pwede naman pondohan yan. Kung kaya't ang ibinudget ngayon sa feasibility study is 400 million. Ayun, nawala yung 800. Oo, nawala yung 800 at yon ay gagamitin sa iba't ibang proyekto. No? Mm. Na sabi niya, yung physical accomplishment ang gawin nyo. Bakit puro paper accomplishments yan? Mm-hmm. Di ba? Yun ang sabi sa akin. Ngayon, at the same time, ang ginawa po, yung 500 inilagay po sa mga projects, yung mga actual projects. Mm-hmm. No? Yung 300 naman po inilagay sa QRF, yung Quick Response Fund. Mm-hmm. Sa emergency po, pag may nasira, tingbagyo, lindol, yun po yung nangyari. Napabuti naman pala yung realignment ng pondo, pero mukhang hindi mo pinagtanggol yung 1.2 billion, may sumama ang loob sa'yo. Naipagtanggol naman po natin, pero hindi po naipagtanggol sa pabor sa kanila. Ayun. So, alam niyo naman po bakit gusto nilang malaki ang budget dyan. Yan po yung mga budget na kapag ginastos po, hindi mo nakikita. Oo nga, ano yung pinagkagastusan? Visibility study, di ba? Hmm. Oh, yung ginastusan ng 1.2 billion, pare, nasa folder lang lahat yun. Oh. Walang dumadali na tubig doon. Talaga yung mga ganun. Ano? yung papel po na feasibility study na gagawin ng tao, na po, yun po yung paraan para magkaroon ng papel na may tao. Ayun. Yun po yung nakikita natin. Kayo pala. Matindi nga talaga yan. Yan pero Administrator, itong si Sar Sulait, eh, mukhang ito sanay talaga sa mga galawan dyan, mga illegal na aktibidades. Ano? Wala pa ba yung pending cases? Well, ganito po yan. No? Marami po kaming nakitang mga dokumento na pwede hong ilink siya, being the Deputy Administrator for Engineering and Operations. Mm-hmm. And at the same time, yung sangkatutak na sira nating mga irrigation system irrigation. Na hindi nakadeklara. Mm-hmm. Oh, ganun ba? Ganun. Yes, marami po. On that point, admin, ano ba on paper ang accomplishment ng NIA in terms of hectareage sa irrigation? Well, on paper. This is just a rough estimate, no? Based on hectareage, more than 2 million hectares yung irrigated lands natin. Mm-hmm. But on the actual calculation of the hectareage now, nasa almost 1.5 million hectares. Mm-hmm. Pero yung working, mga 1.2 something hectares. Yun lang ang nai-irrigate natin. Actually, dahil yung 200,000 plus hectares, sira yung kanilang irrigation system. Mm-hmm. So effectively, yung mga hindi mo ma-account, mga sira, at dito sa actual na sinasabi sa papel na 2 million hectares, in real life, 800,000 hectares ang hindi mapakinabangan na supposed to be mga tapos na. Well, almost 700,000 hectares plus. Okay, 700,000 hectares, ilang milyong kaban yan? Di ba? Yun na nga po, times na lang natin sa 90 kabans, di yun po yung bilang yan. Oh. Isipin nyo, mga kababayan, ganun kalaki po when supposed to be functional na yung mga yan, nagagamit na ng ating mga magsasakayan. And yet we still need another 1 million hectares to irrigate all the irrigable lands in the country. Mm-hmm. So how can you start with the 1 million wherein you still have about 700,000 plus hectares to repair and at the same time, hanapin? Bakit hanapin na, admin? Sa papel mo lang din ba nakita? Alam mo na nyo mga kababayan, mga kapatid, to be fair ko po kay Benny, no? Siya lang po yung admin na talaga pong kahit po kanal lang yan na irrigasyon, pinupuntahan po niya to see for himself, totoo ba yung irrigasyon na yan o hindi? Di ba? So, hindi mo pa nakikita actually itong ibang irrigasyon dito na pinipresenta sa yung tapos na. De, actually, meron po tayong binuong mga tao para ho mag-imbestiga diyan sa mga 'yan, no po. Ah.
Eh, actually nga po, yung mga tao ko pa, nasa field pa, oh, pero nung sinuspindi ako, nirecall ko na sila. No? Mm. But ang aking pong objective nung nag-iimbestiga, hindi yung para magdemanda o awayin sila, ano po. Yung sa akin is, i-repair, tapusin, gawin, habulin. Noon po kasi, uso dyan yung ano eh, yung para kay admin. Ah? No? Meron pong ganyan dyan eh, yung para kay admin, no? Uh-huh. Ngayon po, pinagbawal ko po yun. Malinaw po yun. Sinabi ko po sa lahat ng official natin yun. Wala yung ganyang para kay admin. Ha? No? Kasi yung para kay admin, para hindi mo na itanong kung ano nangyari doon sa project, di ba? Tama po kayo. Yun yun eh. So, pinagbawal po natin yan. Nung pinagbawal natin, ang sinabi ko na lang, ang pinakamagandang gawin nyo, huwag nyo na akong isipin, ang isipin nyo, yung mga dineklaran nyong ayos, pero hindi ayos. Yes. Oh. No? Tama. Oh, tama. Kasi actually mga kababayan, ito po. Oh, ombudsman, kung nakikinig ka, no? Alam mo ba na diyan sa ano eh sa NIA, may pasalubong diyan. May pasalubong diyan. Ombudsman Martires. At si Admin Benny lang po ang tumanggi sa pasalubong diyan. Sa kayo nakakita ng official na ganyan. Inalok na ng pasalubong, tinanggihan. Hindi ko po i-confirm yan or i-deny. Hindi po. Hindi, yun po ang natatanggap kong impormasyon dyan. Ombudsman Martires. Matagal nang nangyayari pala yan dyan. Oo, may pasalubong dyan. Tumanggi si Benny dyan. Alam ko eh. Kwento sa akin ng mga nandun. Hindi po si Benny nagkukwento yung mga nando doon. Marami po kasi tayong kaibigan dyan. Alam po ni Admin Benny yan. May mga kaibigan din tayo dyan. Nagulat sila, Ombudsman Martires, na tinanggihan yung pasalubong. O isipin mo yan. O, tapos, ito ngayon, ang dinikdik mo. Eh, wala rin issue ng kahit pisong ninakaw to. Kaya nga. Yung bakit dinimanda niya. Ganun, no? By the way, yung Erimundo, di ba tumatanggap siya ng double compensation dyan? Magkano bang napupunta dyan sa ano? Kasi itong kay Kudal, mga kababayan, malinaw, ito, 206 million po ito na gusto niyang pabayaran sa niya kahit hindi natapos yung proyekto. Yung bang kay Erimundo, siguro maliit lang na amount ito, no? But the point is, nag-good time ka na, gamit mo sasakyan, di ba? Malamang so pati yung ano na yun, pang binangbabayad niya sa iniinom niya, galing pa rin sa niya. And then kukubra ka pa ng transportation allowance. And that is really quite... kung hindi pa darating si Administrator Benny dyan, hindi pa magkakabukingan. Ganyan na nangyayari. And imagine ano lang po ito, board secretary lang po ito. Oh. Who works at the pleasure of the board. Mm, di ba? Ganyan po ang style. May idadagdag nga po pala ako. No po? Meron ho kong natanggap na hindi ko pa alam paanong tawagin to. Parang demand letter ito eh. Na parang lumalabas po. Tinatakot na nga ako nitong Alvin Revoldela, ito pong complainant na nagsasabi na siya po'y hiningan ng 20% nitong si Kudal sa complaint affidavit niya. Ah, complaint affidavit niya. Nakatanggap din kami. Mm-hmm. Oo, sa ombudsman din yata ifinail to, October 12. No? Ayan, tanggapan. Oh, yes, ombudsman nga. Tungkol sa isang lupain na 39,738 square meters located in San Vicente, Sablayan, Occidental, Mindoro. Na ayaw i-process nitong si Kudal dahil nga merong usapan na 20%. Umano? Ngayon. No? Okay. Okay. So kasi hindi ko pa ho alam tong kasong to. Ngayon ko lang nakita tong dokumentong to. Well, with that, I don't know what to say. This only confirms na talagang merong mga nangyayari. So hindi niyo pwedeng alisin sa isip ko na iniisip ko rin do sa 206 million eh malamang. May ganito rin, no? So kaya ho nananawagan tayo sa ombudsman na imbestigahan ho kagad 'yan. Tama. Dahil meron pong mga ganyang bagay, mga ganyang reklamo na hindi po ang inyong lingkod na nagreklamo dito eh. Di ba? May iba na nagre-reklamo. Baka namang pwedeng aksyonan kagad. Di ba? Dahil yung the mere investigation,
eh malaking bagay na po 'yan at makikita natin na kung totoo o hindi po. 'Yun ang iyan. Let's put this in proper timeline na admin. Nag-file ka against Kudal September, 'di ba? 'Yun yung una. Oh, 'yun yung una, yung kay Kudal. And then yung latest complaint against him coming from another person October. October 12. O yun. What I'm pointing out here, mga kababayan, is mukhang lumakas ang loob nung ibang mga gustong mabiktima di umano o nabiktima di umano nitong si Kudal na mag-file na reklamo dahil yung mismong administrator, yung mismong NIA ang nagsampa ng reklamo doon kay Kudal. Parang ganun lang ano yan, di ba? Kasi I remember medyo na well-covered naman yung reklamong pinail ng NIA laban dito kay Kudal. Hindi kaya parang na-encourage yung iba, admin, na panahon na na magreklamo na rin tayo? Well, maaaring ganoon. And at the same time, ngayon lang po kasi nila nakita na ang isang administrator ay talaga bumababa sa mga kababayan natin, sa mga magsasaka, to tell them na meron ko yung isang serbisyo publiko na handang maglingkod sa inyo anumang oras. Yung po yung naipakita natin sa taong bayan. Well, by the way, we're going to open our siguro ating sa ating mga kapatid diyan, yung mga gusto pong magtanong kay kay admin Benny, please kindly raise your hand. And again, by the way, mga kababayan, we've known the integrity, personal integrity of admin na Benny Antiporda, kaya po kami po sa National Press Club ay mag-i-issue po kami ng karapatang pahayag ng pagsuporta kay admin na Benny. We hope to finish it within the day kasi after po nitong forum natin, magkakaroon po ng board meeting ang National Press Club para din po matalakay itong statement of support kay Benny Antiporda, ni Administrator Benny Antiporda. Yun pong ating mga kapatid dyan. Meron yatang tanong, may question yata. Ang ating kapatid na si Cathy Cruz. Oo. Yan. Ano ba Cathy? Ito? Apo, good morning po sa inyong dalawa, sa at saka kay Sir Benny, of course. Admin, kung natatandaan mo, nung last time na nakausap kita, ay nagtanong ako kung kumusta ang relasyon mo sa mga National Confederation of Irrigators Association. Kasi lalo na yung mga matatagal na dyan, marami silang alam tungkol sa mga nangyayari sa loob ng NIA. At alam ko, sayang nga lang at patay na si Silvestre Bonto, ang National Confederation President ng NCIA. Kasi talagang yan, halos masama talaga ang loob niya nang namatay siya dyan sa NIA, no, sa mga official mula sa administrator hanggang sa mga officials dyan. But anyway, gusto kong balikan lang yung kaninang binabanggit mo. Kasi sa DPWH, merong sa time pa lang na nagbibidding ng mga projects hanggang sa pagtatapos, yung pag-inspection ng mga natapos ng project, ay ginagawa ito ng ating mga NGOs na siyang parang witness ba kung sa proceedings na yon ng isang government agency. Kung nangyayari yung mga ano, kasi kung natatandaan mo, sir, ano, tinanong kita kung kumusta ba yung mga projects. Kasi I know for a fact that there are a lot of projects na ghost project siya, pero may perang involved. Nakuha na nila, nabayaran na sila, pero wala kang makitang proyekto. So, kayo ba sa NIA, wala kayong mga NGOs para tignan, magsilbing bantay sa mga proyekto ng NIA? Actually, nung kailan lang po, nag-sign na kami ng MOA with the Engineers Association. Nakalimutan ko lang po yung buong pangalan ng kanilang asosasyon. Nagpirmahan po kami ng MOA para ho sila na po yung magiging observer natin and at the same time magbibigay ng advice sa ating pong NIA para ho sa siguradong tagumpay ng lahat po ng proyektong gagawin. Na po. But sad to say, hindi na ho tayo nabigyan ng chance na ma-implement ito dahil tayo po yung suspendido ngayon. But the NIA is open now to everybody. Even the smallest farmer can go to my office.
and transact with me directly. Ganun na po ang ginawa natin ngayon to make it sure na hindi na po yung nagaharing uri lamang ang pinagseserbisyuhan ng isa pong mataas na opisyal ng gobyerno. Admin, sa kasalukuyan, nandyan pa rin po ba kayo ngayon sa office ng NIA? Of course, marami... Hindi po tayo pumapasok ngayon dahil tayo po'y suspendido, kung kaya tayo po'y nasa bahay lamang. At ginagawa pa rin po natin mga trabaho natin. Kung may mga magsasaka po, mga irrigators na nais na makipag-ugnayan sa inyo at iba pang mga bagay-bagay para maglahad lang po sa inyo lang ano, saan po nila kayo pwedeng matagpuan, makontak. Kasi I'm sure na marami pong gustong makiisa sa inyo. Admin. Well, makukontak naman po ako through Facebook doon po sa page po na ni Administrator Benny Antiporda po, yung Facebook page na yon. Pwede po tayo mag-ugnayan doon. Well, ako po, ang inyong lingkod naman po ay buong-buong loob dito po sa atin pong pakikibaka. Dahil alam po natin na wala pong bahid ng pagkukulang sa ating taong bayan. Ito pong ating ginagawa. Eh, sa halip nga po magkulang ako, sobra-sobra pa po yung ginawa ko para lang po ipakita yung serbisyo natin sa taong bayan. It is first time in the history of NIA that every time that there's a typhoon, ang mismong administrator po ang tumatayong head ng command center. Yes. No, na dalawa, tatlong araw hindi natutulog, masiguro lang na walang mamamatay kapag nagbubukas po tayo ng dam. Diyan po especially sa magat. Diyan po yung nakita natin. Eh, hindi ko na-appreciate yata nung iba. O nga, Admin Benny, kasi nalulungkot ako eh. Kasi tuwa nga po ako actually nung kayo po ay naupo sa NIA. At talagang ako'y naniniwala na sabi ko marami kayong maibubuyang-yang na ano, ika nga natin, kaaliwaswasan dyan. Kasi well, ito pong mga demandang ginawa namin. Ito pong mga demandang ginawa namin. This is only a tip of the iceberg. Yeah. No? Marami pa po yan. No? Marami po kami na imbestigan, marami kami nakita, marami kaming videos, litrato, lahat po. Marami po yan kung kaya't abangan lang po natin, no? Sunod-sunod po ito. Hindi po titigil ang krusada ng inyong lingkod laban sa korupsyon. Yan lang po yung mga ipapangako ko sa ating mga kababayan. Kapatid, Katie, no? Okay ka na? One more thing na lang po. So ngayon, suspindido kayo, sir. Sino po ngayon ng OIC? At dahil suspindido kayo, kasi alam ko po, nagbabacktrack kayo lahat ngayon ng mga projects ng NIA. So, na-pending, na-untol po, na-putol kasi ni-retrieve nyo lahat eh, yung mga tao ninyo. Tama po ba ako, Sir Benny? Tama po, tama po. Pero ito po yung mga nag-iimbestiga lamang, no? But again, nakuha naman natin yung mga trabaho nila, natapos naman. Pero marami pa po tayong dapat imbestigahan. Marami pang regions. But thank you kapatid na Kati. But let us just reframe the discussion, mga kababayan. Ano? Ito pong mga nangyayaring investigation dyan, correct me if I'm wrong, Admin Benny, hindi mo naman actually purpose na kaya ka nag-iimbestiga para ipakulong itong mga ito o sampahan ng kaso itong mga ito. But kung hindi ma-correct yung mga old practices na mali para mapakinabangan ang project? Basically, yung po ang talagang objective. Imbestigahan, makita ano naging problema, kaya bang ayusin, ayusin na. No po? Bakit naman natin kailangan i-demanda yung mga kasama natin, di ba? Hindi naman po kapabayaan yung iba. Yung iba po ay talagang dulot ng kalumaan, dulot ng mga dilubyo, bagyo, lindol, no po? Na antagal po na hindi na-aksyonan, na antagal na walang patubig. Ngayon po ay na-aksyonan na po lahat yan. Now, doon naman po sa mga talagang sinadya at talagang merong pagkukulang sa gobyerno ay yung po'y talagang lalaliman ng investigasyon. At kapag hindi po nila nagawa na solusyon, eh kakasuhan po sila. Ayun. Just to put the discussion in the proper context, mga kababayan. Now, one of the complaints against you, Admin, na medyo maraming tumasang kilay, eh pati itong aligasyon na pati daw PPP, eh gagawin na ng NIA ngayon, di ba? I mean, parang napakalaking issue sa ombudsman na gagamitin mo ang public-private partnership para mapabilis ang irrigasyon. Well,
It's as simple as this. Ano po ba unang problema ng irigasyon sa bansa? Pondo. Could you imagine ngayong taong to, ang pondo po natin is 40 billion. 40 billion, okay. Yung 40 billion, pag narinig nyo po, napakalaki. Pero sa akin po, napakaliit yan. Bakit po? What we needed right now, based on the books po ito, is about 800 billion pesos to irrigate all the irrigable lands. But because of the inflation and all of the situation now on the financial issue here in our country, most probably abutin pa yan ng mga 1.2, 1.3 trillion. Mm-hmm. With the PPP, makakapagpatayo na po tayo ng sources ng tubig pa lang, no? Sources pa lang, which are dams. That will be packaged with revenue streams. Mm-hmm. Ano itong mga revenue streams? Nandiyan po yung hydroelectric power plant, yung pong solar panels, yung pong bulk water, yung pong aquaculture, ecotourism, ang pinaka-importante sa lahat, yung carbon credits na binibili po ngayon ng ibang bansa. No? So yan po yung mga nakikita nating maaaring gawin. No? Na yan pong mga gagawin yan, sisiguruhin po natin na yung investment po nitong mga tutulong sa ating bansa o tutulong sa atin na ating mga kababayan galing sa private sector, eh mababawi nila ng pera nila within 8 years. No? Kukwentahin ho yan eh. Mm-hmm. At doon po, pagbabasihan yung JV, yung joint venture. Joint venture. Okay. Ano ba yung joint venture? So we can go, kung maliit po ang revenue nila, we can go as low as 99.1, which is mandated by the law, no? Yung 99.1 pwede yan. 99% yung investor, 1% yung sa atin. Provided that the water supply to the irrigation is free. Aha. Uh-huh. Yun okay. Naman ang objective natin, di ba? Libre yung patubig. Mm-hmm. So yun yung gagawin natin. Now, pag maganda naman yung revenue stream niya, maganda yung kita niya, nakuwenta natin, at malaki yung nakukuhang power doon sa kanyang hydro, eh pwede nating gawing 70-30 hanggang 50-50 pwede pa. Mm-hmm. Kung talagang maganda yung revenue niya. Pero libre pa rin ang tubig. Libre pa rin yung tubig, which is the main objective of the irrigation. Ayun. Yun po yung target dito. Bakit nanggagalay itong Sinda Raymond rito sa PPP at saka itong ombudsman na nag-propose ka ng innovative way to, you know, to push irrigation, abay sinuspindi ka. Mukhang ayaw pa nila. Hindi ko po, alam nyo, hindi ko po alam yung mga pinagsasabi nila. Sa totoo lang, itong nakita kong order ng ombudsman, hindi ko alam bakit, isipin mo, pati nga bootlicking nilagay. Ang pati raw yung ano, pagsisip-sip daw, yun daw ang basihan ng aking promotion. Pagsisip-sip, eh tignan mo, nilagay nga nila as complainant. Paano pagsisip-sip? Oo nga. Oh, diba? So, when you speak of complainant, di ba yung ano dyan, yung, yun nga, again, yung NIA Employees Association, di ba tumanggi nga? Kasama sila dyan, no? Well, basically, yun na nga po eh. Talagang inano to, yung, alam niyo ho, yung, kumbaga sa gulay, mabuti pa yung gulay, identified mo yung chapsoy kung ilan. Ito po, ano-ano po pinaglalagay dito, pati huwata, swelas ng chinelas na ilagay. Kasi nga mahina. Yung po yung nangyari. Na po. Kung titignan mo yung kaso. Medyo rude na ho kung magsalita ngayon kasi binababoy na po tayo. Alam nyo, medyo nababuyan po tayo sa ginawang ito sa atin. No? Admin, speaking of that, during your press ko, nabanggit mo, hindi lang naman ikaw ang gustong bastusin dito kundi maging si Pangulong BBM, di ba? Yes, tama po kayo dyan na parang ganun ho yung gusto sitwasyon. Hindi, nakikita ko po rito ganito eh. Sususpindi ako. Ngayon suspendido ako, lalagyan ako ngayon ng OIC doon. Mm-hmm. Pag nilagyan ako ng OIC doon, tuloy-tuloy na. Uh-huh. Yun po yung nakikita natin. No? Mm-hmm. Hindi lang po yung ano, concerted effort po ito. Marami pong factor ito. Mm-hmm. Dahil marami pong taong gusto sa pwestong to. Mm-hmm. No. Ang uulit-ulitin ko, hindi po ko kapit ko. Mm-hmm. Sabihin lang po ng Pangulo o Benny,
ano ka na, pahinga ka na. Ay, okay lang po ako. No? Now, doon naman po sa mga gusto sa pwesto ko na nandyan din po sa palipaligid ng ating Pangulo. Okay, ang ating pong Pangulo, wala namang problema talaga. No? Pero yung mga tao sa paligid niya, eh mukhang napakalaki ng problema dito sa pwesto. Eh willing naman po tayo ibigay to. No? Ang akin lang po, eh, grabe naman itong ginawa nyo. Para lang ma-discredit ako. Imagine nyo, compared to my accomplishments here in Mia, ganito, ito yung katapat. And I don't think palalagpasin ko po ng ganun-ganun lang to. And then, no? On the other hand, kasi nga, admin, sasabihin, o yan, yan ba ang presidente nyo? Yung mga ina-appoint, nakakasuhan. Yung mga ganun, di ba? So, black eye din po ito sa credibility ng administrasyon. Well, meron din pong ganyang angulo tayo nakikita. Pero again, mas nakikita ko yung nasa loob po. Hindi yung galing labas. At ito, may dagpahabol na question si Cathy. Given na ito, na-discuss mo na rin lahat ang mga requirement natin ng ano, ng irrigation, mga existing problems, no? Tingin mo magkakaroon ito ng impact sa at sa hahabol ng ating presidente na magkaroon na tayo finally ng rice sufficiency? Well, of course, no? Magkakaroon po tayo ng rice sufficiency. Bakit po? Dahil in the first place, ang laki po talaga. Alam nyo, hindi ho ano eh. Kung 3 million po yan, tapos 1.2 million lang yung gumagana mahigit, abay wala pa sa one half. Oo nga. No? So would you imagine, kung yan po, eh mabuo natin, kahit na yung 2 million muna, no? At yung 2 million na yun, imagine nyo, 700,000 plus hectares, no? Ang ating mapapagana na mga irrigation system, i-times nyo lang po sa 90 kabans minimum per hectare, eh ilan po yan? Then makakapag ano na sila yung tinatawag na two croppings, no? Pag nakapag two croppings, minimum yan kapag meron kang ano, meron kang patubig na maayos, minimum two croppings or pwedeng five croppings in 2 years. Yan po yung mangyayari. So, yung rice sufficiency natin, ma-achieve po natin. Itong binanggit mong figure, 700,000 hectares pa lang, times 90 kabans, this translates supposed to be sa 63 million kabans, admin. Ayun na nga, kung 63 million, i-times 2 mo yan. Dahil yan ay minimum, 90 kabans to 150 kabans ang kaya pong gawin ng palay. Na po. So kung ganyan po yung bilang nyo, dodoble mo yan dahil makakapag 2 croppings, di ba? Pag nakapag 2 croppings, so di, ang ganda ng ano natin, ang ganda ng patubig natin, dahil hindi naman kada tag-ulan talaga eh. Minsan biglang tumatagal, walang ulan. Di ba? Pag umulan naman, sobrang ulan. Again, gaya nung sinasabi natin, alam nyo, magsasalita na ako ng diretso, ang laki po ng ginagastos natin sa flood control. No po? Tignan nyo dyan sa DPWH, ang laki sa flood control. Bakit flood control? Hindi ba dapat i-harness natin yung mga tubig? Hindi kailangan kontrolin yan. Ang kailangan dyan, ipunin. Dahil kailangan natin sa tag-araw. Kung kaya't yung sinasabi po na crisis sa tag-araw, eh hindi po totoo yun. Ang crisis na sa tag-ulan. Dahil kapag sobrang tubig, mamamatay po yung tao pag nalunod. Yun po yun. Ngayon, kung meron po tayo pampigil yan at pang-ipon ng mga tubig na yan, abay magagamit naman po natin yan sa tag-araw. Bakit hindi po yan ang pondohan? Bakit hindi yan ang aksyonan? Bakit ang aksyonan natin yung flood control na taon-taon ipalaki ng palaki yung pinopondo natin na wala naman nangyayari? Kinokontrol natin yung flood? Di ba? Hindi ba dapat i-re-channel? I-re-channel natin yung flood para mapakinabangan. Well, tama po kayo dyan. Di ba ho, dapat kung tayo po'y nasiraan ng yung ating pong daluyan ng tubig. Medyo umina yata signal. Umina ang signal ni admin o yung signal natin? Sa kanya? I think kay admin. Yun. Medyo... Magsira yung tripo natin. So dapat ganun din tayo sa actual na buhay. Dapat maghanap tayo, gumawa tayo ng dam, gumawa tayo ng paglalagyan ito at mapagagamitan ng tubig. Look, moving forward, Yusek, you're planning to file an MR. And second question is, sabagay, busy ang ating presidente ngayon, but have you had the time to
to talk to him through a channel or whatever. Una muna, moving forward, magpa-file ka ba ng ano ng MR? Well, of course, kailangan ho mag-file tayo ng MR para kahit paano yung remedy ay magawa po natin. Yes. And tutuloy ko po itong laban para ho malinis man lang yung pangalan ko, no? Sa nakikita ko rito, may mga kamay talaga na nais tayong paalisin dito. Ang akin po, hindi ho pwesto ang ipinaglalaban ko rito. Ang paglalaban ko rito is yung pangalan ko. No po? Mm. These are a smear campaign against me and I will not give them the luxury na ika nga'y matarnish yung aking good name sa aking serbisyo sa taong bayan. Mm. Yun, nagkausap na ba kayo ni Presidente? And by the way, nung in-appoint ka niya dyan, ano ba ang mandate niya sa'yo? Well, nung in-appoint naman po ako rito, ang mandate lang po sa atin is of course, ang target po natin is to irrigate all the irrigable lands. Mm-hmm. O, but again, pinasyalan tayo agad ng lindol, umupo po ko noon Friday. Mm-hmm. Friday po ako umupo. Wednesday po, before that Friday, lumindol. Mm-hmm. So, nung Wednesday, lumindol. Ayun sa Abra, no? Sa Abra. Yung sa Abra po. Nawasak po yung ating kanal doon na about 700 meters yung haba. Mm-hmm. Ang ginawa po natin, Thursday, no po, sabi po natin, Wednesday, lindol, Thursday, gawin mo na, sabi ko roon sa regional manager. Sabi ng regional manager, yes sir, pero wala pa pong pondo. Immediately, sabi ko, kung sakaling walang pondo, dalawa lang yan. Una, kakausapin ko ang ating Deputy Administrator for Admin and Finance kung meron bang makukuhang emergency funds dyan. Kung wala, ako, sariling pera ko gagamitin ko dyan. Ginanong ko na. Mm-hmm. Nung sinabi ko yon, nagkaroon ng lakas ng loob yung ating pong regional manager na talagang gumawa ng paraan na ipagawa yung pong ating nawasak na kanan. Nung nagawa na po, nung ginawa na po ng Friday nila inumpisa ang gawin yun, Monday po nandun na kagad ako, nag-inspeksyon na ako sa Ilocos. Mm-hmm. Matapos po yun, binigyan po natin ng 45 days para tapusin. No, dahil kailangan yung patubig, may mga pananim po, mamamatay yun. Oh. In 30 days po, natapos ng mga tao natin. Ganun po kabilis sa mga tao natin. Mm-hmm. No? So, nung pinakita po natin kay Presidente to, personal po tayo pumunta Malacanang, sabi niya, oh, bilis pala, pwede pala. Pwede ho, sir. Basta ang gagawin lang po, iayos lang. No? Iayos lang yung pag-deliver ng serbisyo sa tao at panindigan lang kung ano yung gagawin. Kasi if I'm not wrong, ano yan eh? Ang gumawa po, yung mismong niya na gumawa eh. Mm-hmm. So, since that is the situation, kako, wala ho tayong dapat ikatakot dahil in the first place, justifiable po yan dahil po may lindol na nangyari. Mm-hmm. At malaki ang masisira. Na maraming farmers, if I'm not wrong, nasa 2,000 farmers po ang nakikinabang doon sa irrigation system na yan. Uh-huh. No? So, nung matapos po yung pinaliwanag ko kay Presidente, ang sabi sa akin ni Presidente, sige, pagbutihin mo riyan. Ay, sabi ko, sir, kung ako pala, lilinisin ko po niya. Sabi niya, kasi maraming corrupt dyan, sabi niya. Mm. Hindi ganun. Hindi pala pagkakasabi ganun. Ang sabi niya, kasi ang bagal yan, yung pala. Mm. I'm sorry, babaguhin ko yung sinabi ko. Sabi niya, linisin mo dahil ang bagal dyan. Mm. Sabi niya, sabi ko, sir, lilinisin ko to dahil alam niyo, maraming corrupt dito. Hahanapin ko, lilinisin ko within 1 year. Mm. Within 1 year, kako, kung hindi ko po ito malilinis, magre-resign po ako. Mm-hmm. Kung kaya't papansinin niyo, ang bilis. Mm-hmm. Diba? Ilang buwan pa lang ako, ang bilis. Kung kaya't binilisan din nila, kung paano ako i-open. Nagmadali rin ang ombudsman. Nagmadali rin. Nagmadali rin sila kasama ang ombudsman. Mas mabilis pala sila sa iyo. Oo, mas mabilis pala sila. Kilala mo naman ang ombudsman, napakabagal niya, di ba? Oo. Usad pagungil. Tapos ngayon. Itong binanggit mo sa ating presidente, you are serious na kung hindi mo kakayaning mapabilis ang trabaho dyan sa NIA in 1 year, aalis ka na lang. Oo, kahihaya naman, susweldo ka. Di ba? Umaasa sa iyo taong bayan, di mo naman kaya i-deliver yung trabaho. Bakit ka mag-i-stay? Di ba? Mm-hmm. Kaya po ngayon, itong ginagawa nila sa akin, ayaw po pala nila sa akin. Pero iilan lang naman yan. No? Mm-hmm. Pero may nakikita po kung mga kamay na malalaki, mm-hmm, na ika nga mahahaba yung kuko talaga. Uh-huh.
kung ayaw nila sa akin, eh, hindi ko po ipipilit ang sarili ko. Pero again, I'm just doing this for the people. Pero yun nga implikasyon nito, admin, makakanal yung ano. At the end of the day, mapapahiya si Presidente, mga kababayan, kasi siya pa naman ang DA Secretary. And then, kung ganito ng ganito ang sistema, eh after one year, walang bagong irigasyon, Admin Benny. Si Presidente, ultimately, ang pinahiya nila. Well, basically, ganun po nakikita natin. But again, hindi ho natin maipaliwanag, di natin masabi ano yung nasa damdamin natin talaga dahil itong sitwasyon na to very fragile, no? Mm-hmm. Ang akin naman is ang ganda ng ginawa sa akin talaga sa ombudsman dinaan eh. Dahil kung pagbabasihan po eh, yung trabaho ng inyong lingkod o kay Presidente Dan, naniniwala po ako na hindi makikinig si Presidente at hindi tayo tatanggalin sa pwesto. Ayun. Well, ngayon, ombudsman ang ginagamit nila para matanggal ako at maging business as usual. Ayan. Admin, nabalitaan namin, mukhang mayroon pa rin palang kinakasa itong sila Raymundo sa Civil Service Commission. Ha? Anong sa inyo dito? Well, wala silang may kakasa dyan dahil in the first place, wala naman po tayong winalang yan tao. No? Pwede po nating i-relieve ang tao dahil hindi siya effective doon sa kanyang pwesto. Pag ni-relieve mo, pagkarating niya roon, naging epektibo siya, di okay. Kung hindi siya naging epektibo, balik siya. No? Ganun lang po naman yun eh. Kailangan po nating gawin ang lahat ng paraan para masigurong bawat sentimo ng taong bayan ay sulit ang ginagawa. Hindi, tsaka sila naman eh, hinire sa niya, hindi para magpakaangkaang doon eh. Kundi para magtrabaho. Ngayon, kung hindi ka epektibo sa position mo, ilipat muna kita sa ibang position na sa tingin ko, eh, pwede ka maging epektibo. Oh, diba? So, what's wrong with that management prerogative, mga kababayan? Diba? Ito well, nga, ginagawa na lang issue. Ginawa natin is within the books. No? Within the books po yung ginawa natin. Wala po tayong ginawa dyan. Although yung iba, merong kalakip na konting disciplinary action. Mm-hmm. Pero again, at the end of the day, it is still the welfare of the Filipino people ang binibigyan natin ng consideration. And baka naman kasi nakalimutan magpaalam kay Raymundo nung ano mo itong mga ito. Boss, kailangan natin mag-reshuffle. Ito mukhang masyadong sense of self-importance nitong sino. Itong mga nagre-reklamo po kay admin Benny. At mukhang malalakas ito sa ombudsman. Mukhang malalakas itong mga ito. Parang, ang bilis mapansin. Mukhang si Samson lang nakuha ang padrino ng mga ito. Lakas eh. At katakataka mga kababayan, ginulo po ang buhay ni Admin Benny. Wala po si Presidente busy sa APEC at saka po dito sa ASEAN. Wala siyang time na mag-absorb ng ibang mga concern for now kasi nire-represent po niya ang Pilipinas abroad. Kitang-kita po yung galaw eh. Na yung appointing authority is in no position to make a informed and wise decision at the moment kasi busy po siya sa ibang bagay. Di ba? Well, Yusek, Admin Benny, I think thank you very much for your time. Wala na siguro ding itatanong ang ating mga kapatid sa media. We give you all the opportunity to say your last word. Go ahead, Boss Benny. Well, again, simple lang po. Ito na lang po tatandaan ng ating mga kapatid sa media. Ang aking pong pakikibaka ay laban sa korupsyon. Ang kanila naman po ay para sa sarili nilang interes. Mm-hmm. Yun lang po kasimple yan. Maraming salamat po. Ipagpatuloy po natin ang ating pong pagtulong sa ating bayan. Aasenso lang tayo kung tayo po'y magiging totoo sa ating serbisyo. Yun. Okay, thank you very much, well mga said. Kapatid. Well said, Admin Ben and Paul Dan. With that, mga kababayan, we're wrapping up our edition for today. We hope na nag-enjoy po kayo at nadagdagan po ang inyong kaalaman. And we would like to remind you, after po ng ating program, you can view the entire segment po sa ating YouTube channel. Ito po ulit si Paul Gutierrez, ang kasalukuyang kalihin ng National Press Club at kasama si lingkod, Director Benedict Cabaygar. Thank you very much po. Thank you very much, Admin Benny. And finally, thanks once again sa atin pong mga sponsors, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang Smart Passport Philippines, ang
Strategic Information Service po ng DNR, then under Yusek Bennett ngayon po ay ni Administrator at syempre po, ito pong MX3. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3.